sarap bumuhay sa pamilya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyon namin. Maraming salamat po. Hello mga kapamlat, good morning po sa inyo lahat. And sa mga buyer po natin, mga kapamlat na naghahanap ng retirement plan, ayan, meron po tayo mga kapamlat at tamang-tamang retirement plan po ito. Lalo sa mga maiedad na, mga oldies nating mga buyer, lalo sa mga OFW natin buyer na nakaipon. Ayan, kaya-kaya nyo po ito mga kapamlat dahil ang halaga po nito ay 1.3 million lamang po, na kung saan ito po ay may sukat na 13,600 square meters na, ayan, ang ganda po ng creek. Tabing creek po yan. Ito sa gilid, tabing creek yan. Tapos din sa likod ng property. Tapos ang harap ng property ay kalsada. Ulitin ko po, ang harap ng property kalsada na mayroong 150 to 200 meters frontage. Ang likod ay ilog, yung creek na yan. And at the same time mga farm lot, ang kagandahan dito ay flat land siya. Halos 90% sa kanya flat. Kaya yung mga oldies natin, hindi mahirapang uliin yung property. And bukod dun mga ka-farmlat, isa sa nakita kong advantage din dito sa property nito, bukod sa flat, may source ng tubig, malinis yung tubig, marami po siyang produkto. Ano po? Puno po siya ng tanim. Ang maximum na tanim po ng isang hektarya ay nasa 250 kapuno ng nyog. Yung minimum 200 puno ng nyog, pero ito po ang tansya ko dito dahil makikita nyo naman puno po siya ng nyog. Halos more or less 300 po ang puno ng nyog. And sa mga mahilig maglagay ng kubo, may sakop po yan na kawayan. May ilang puno ding mahogani. Ayan. At sa mga ka-farmlet natin na mahilig mag-alaga ng backyard ng mga livestock, gaya ng baboy, pwede po dyan. Manok, kambing, yan, pwede po dyan. And sa mga mahilig magtanim-tanim, ayan, may mga ilang konting bakanting space pa kung gusto nyo magtanim ng mga frutas po dyan. At ito mga kapamilya, talagang highly recommended natin na pang retirement plan sa mga buyer natin na mga yung budget nila is hindi ganun kalaki. Sakto-sakto po ito. At ito pang kapamilya, walang halong bola. Talagang kita nyo naman, flat siya. Maganda po talaga mga kapamilya. Ayan, ano pang hinihintay nyo? Ayan mga kapamlat, ito nga pala ay sa bayan po ng Tagawayan, Quezon, na may distance travel po na 5 to 6 hours drive from Manila. And kung kayo po ay kung familiar sa TR5, yung ginagawang new bypass highway ng Manila Bicol, paggawa na po yun, malilesen na po yung biyahe. Siguro mga 45 hours na lang yung biyahe dito. At ayan mga kapamlat, makikita nyo yung creek and may isda. May isda. Ayan mga kapamlat. Ayan, running water. Pwede po kayong mag-aquaculture din. Maglagay po kayo ng fish pond. Maganda naman yung source ng tubig, malinis. Wala tayong nakikitang basura kasi may nakalagay na karatula kanina, nakita natin doon sa may tabing creek, na bawal magtapon ng basura. Kaya talagang well-maintained at nape-preserve tong property na talagang maging nature na nature. Ano po? Kaya napakaganda po nitong retirement plan. Sa dokumento naman nito mga ka-farmlat, ito po ay OCT titled, na kung saan mga ka-farmlat, buhay po yung nakapangalan sa title. Kaya sangka pa. Imagine, hindi lang maganda yung property, maganda pa yung dokumento. Tsaka yung price niya, talaga naaayon dun sa itsura, dun sa ganda ng property. Imagine 200 meters yung front. And sa distance mula sa town proper, siguro mga 20 to 25 minutes drive. And dahil ecotourism road yung daan, may mga cemented, may mga bagong gawang kalsada, and may mga rough road. Pero yung rough road, kahit po mababa yung sasakyan nyo, kahit sedan, pasok po dito mga ka-farmland. And ayun, yung edad ng puno niya, siguro mga 25 to 30 years old yung edad.
So mga takaran pa po halos, hindi naman siya ganun kababa, hindi rin naman ganun kataas. Katamtaman pa yung edad ng puno at mapapakinabangan nyo pa po ng matagal-tagal talaga. Kung kayo naman po ay magkakaibigan, ayan, pwede nyo po itong pag-ambaga ng magkakaibigan. Kung gusto nyong magkaroon ng retirement plan na hindi ganun kalaki yung budget nyo, pwede nyo pag-ambagan dahil pwede nyong hati-hatiin sa inyo. Halimbawa, lima po kayong magkakaibigan, apat or tatlo, dahil malawak naman po yung front eh. So, pwede yan halimbawa, tigpa 50 meters frontage po kayo. At sa mga magkakapamilya rin, magkakapatid, yan, pwede nyo paghatian. Kasi maganda naman mga ka-farm lot, at least, iba pa rin yung lupa, magandang, napakagandang investment. Kasi, lalo sa mga lupa na may produkto, na bukod sa nakikinabang ka na presently dahil may na-harvest ka dun sa property, eh lalong tumataas pa yung value ng lupa habang lumilipas yung panahon. So ayan mga ka-farmlat, nandito po ulit tayo sa tabing Barangay Road. And ayan, babaybayin naman natin yung kalsada papunta po doon. Ano po? Nauna tayo sa creek, mula sa creek papunta po dito, pumasok tayo sa loob, then papunta naman dito. So ayan, makikita nyo na po yung tabing Barangay Road. Yung left side po yung sakop ha lahat. Yung right side, hindi na po sakop yan. Ayan, continuous lang po tayo. And ayan, mamaya punta tayo sa kabilang dulo naman. Papunta dito sa may sapa. And ayan mga ka-farmlot, mula naman dito sa kabilang dulo, ayan, ito po yung sakop niya. Mula po dito sa mahogani na yan, yan nakikita nyo mahogani na yan. Papasok. Ayan. Ayan, papasok na yan. Then, ayan, pantay po sa kalsada yung property dito sa portion na to. Ayan. Dito papasok tayo ng bahagya. Makikita nyo na dito mabababa pa lang yung ibang liog. Ayan. Tapos dun sa unahan, medyo matataas po yan. Ayan. Flat po yan mga ka-farm lot. Pwede nyo lagyan ng farmhouse nyo. And yun nga, kung marami kayong magkakamag-anak, pwedeng dalhin nyo yung mga kamag-anak nyo dyan. Dahil napakalawak naman ng frontage niyan na pwede nyo lagyan ng bahay bakasyonan. Dahil itong mga ka-farmlot, itong lugar na to, malapit po yan sa waterfall. Siguro, tansya ko, mga 1.5 to 2 kilometers yung distance ng waterfalls dito sa property na to. Ayan, makikita nyo, flat talaga siya. Ganda nito mga ka-farmlot. So, sa mga gustong mag-inquire, mga ka-farmlat, message nyo lang po kami sa Viber, sa WhatsApp, sa FB page, para masamahan po namin kayo dito. Naku, huwag nyo na palampasin kasi maganda po talaga. Ayun mga ka-farmlat, ababaybayin na natin yung kalsada. Ayan. So, cemented. Yun ang maganda dito, cemented na. Ayan na, kung saan may mga nyug pa rin. Ayan, continuous, hanggang sa marating natin yung kung saan tayo unang nag-start mag-video. So at least, basta mga ka-farm lot, yung right side, yun yung sakop. Yung left side, hindi. Ano po? So ayan, continuous lang tayo. Shoutout nga po pala sa mga buyer natin dyan sa US, sa Japan, sa UAE, at sa mga taga Laguna, taga Batangas, taga Cavite, taga QC, yung mga naging buyer natin dyan. Dagsang biyaya po sa inyo at maraming salamat. So ayun mga farm lot, dito lang po yung video natin. Sa mga bago pa lang nanonood ng channel natin, ayan, subscribe nyo po ako at dito nyo po makikita yung mga farm lot na mura at talagang pang retirement plan nyo. Kaya ayan mga farm lot, maraming salamat! Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handong tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang mass-servisyon namin. Maraming salamat po.